Like, ito pala yung dates. Thank you pala sa kasama ko. Kasi galing to mismo sa puno nila. So, ngayon, ang ginagawa ko muna is, tinatanggal ko yung buto. Ito, yung buto. Kailangan siyang tanggalin. Siyempre. Kailangan siyang tanggalin. Paituyo ko pala to si Ella. Ayan. So, ayan. Tapos, ang gagamitin kong gatas dito ay, dahil wala na akong ibang choice. So, ito na lang siya. Full fat. Ayan. Milk. Fresh milk to. So, yun. Wala lang siyang ibang brand. So, yun. Kaya kung wala ko dalawa. So, yun. Kita nyo, tatanggal ko ng buto. Kung may blender kayo, okay lang din. Kaya lang kasi pag binlender nyo siya, magiging siyang smoothie. Hindi na siya yung, ano lang, yung normal na, ano lang, yung magiging siyang smoothie. May nagko-comment sa labas. Hindi ko siyang smoothie. Ayaw ko ng smoothie. Gusto ko yung ano. Actually, dapat yung, kung malalaki yung dates nyo, mas maganda wala siyang balat. Ito, sasalain ko pa to. Medyo matrabaho siya, pero worth it siya. Sobrang sarap niya. So, ayan. So, andito pa rin ako sa kusina. Diba panoorin niyo po yung ano ko, yung Facebook ko. Nag-Facebook live kami kanina. Nagluto kami ng ano, first ever palabok ko. Palabok ng bayan. Sobrang dami. Ayan. Pasensya na po, pinagpapawisan na ako kasi mainit na po dito. Summer na po kasi. Ayan. So, kung meron po kayong dates dyan or kung meron kayong kahit anong fruits na trip nyo, i-ano nyo na lang siya. Ganyo siyang milkshake. Makakatipid pa kayo kaysa bibili kayo sa labas. Lockdown, o diba? Pag dates ko palang ginamit nyo, huwag na kayong gagamit ng asukal kasi matamis na po siya. So, wait lang po. So, eto na nga po. After a minute, eto na yung mga naano ko. Tinanggal ko na siya ng buto. Dates po ito. Ito po ay original dates. Ito po ay galing sa puno sa Jumeirah. Ito po ay organic at wala tong artificial added. So, masarap po ito at masustansya. Magsishake na po tayo. Ito po ang aking gatas na gagamitin. Okay? Ito po ang gagamitin kong pang ano? Pang durog. Diba? Malagyan natin siya lahat. Anihin ko muna siya. Idudurog ko muna po siya. Manual to, manual. Alam niyo, nag-enjoy ako. Wala lang. Ayun lang. So, nilagay ko na po siya. Wait lang, babalik po ako. So, ulitin ko po. Huwag din na siya lalagyan ng asukal kasi ano na po siya. May natural taste, natural sweetness na po siya. Nilagay ko na siya ng konting tubig para, ayan. Ayan. Para mawala yung pagkadikit-dikit niya. So, ayan. So, ngayon po, isama natin ang kaghila. Diba? Medyo nag-puree na siya. Hindi pa po tayo tapos niyan. Medyo nag-puree lang po siyang konti. Kung makikita niyo po, ito na po yung itsura niya. Diba? Sobrang nagaling na siya. Nag-blend na sila together ng water at saka ng dates. So, ayan. Tapos, susunod po natin gagawin. Shake-shake niyo muna yung gatas niyo. Actually, ginagawa ko po itong video na to para sa aking mga kapatid para gawin po nila to. So, i-add na natin ngayon ng milk. Nat ko na yung milk. At ito na po, tapos na siya. Ito na ating dates milkshake, ba? Diba? Konti lang po yung nilagay ko sa baso ko kasi busog na ako, hindi na kaya. Pero itikman ko lang siya kung sakto lang siya sa last. O, diba? Sobrang tipid lang niya, tsaka dalawa lang yung ingredients niya. Yung dates lang po, at tsaka yung fresh milk, yun lang. Ay, grabe, ang sarap, sobra. Walang halong joke, ang sarap. So, try yun na, yun lang. Bye! Thank you. Have a good night.